Ambag nga daw tayo aming kakabsat. For today's video ay papakita namin yung tatamnan po namin ng pakwan. Ito. So sa ngayon ay nakapag-spray na po ng pamatay damo para sa preparasyon po ng pagtatanim ng pakwan, kasi kakaani lamang po ng mais, yung puti na mais. At ito nga po yung tatamnan natin ng pakwan. So pag namatay na po yung mga damo, ay siguro pwede na pong guhitan at simulan na po natin yung pagtatanim ng pakwan. So bali tatlong lata po yung binili natin dito para dito. At yung variety po niya ay Sweet 16. So yun daw po kasi yung karamihan o kadalasan po na itinatanim nila dito. So yun po yung susubukan natin. At sa kabilang banda naman po, mga kapsat, doon sa kabila naman po, doon sa kabilang banda ay tatamnan naman po natin ng talong. Ang variety naman po niya ay Banate King F1. So naka 15 po na sachet tayo, kasi wala po tayong nabili na lata. Dapat sana ay isang lata ang ilalagay po natin doon. Siguro more or less 5,000 po na piraso po o seeds yung estimate po. Sana tumubo po lahat yun, o kung hindi man po siguro kahit mga 2,000 po yung tutubo, pwede na siguro na magkasya po doon sa kabila, kasi isang lata daw po talaga yung nilalagay nila doon sa kabila. Kaya lang wala po tayong mabili nga isang lata ng Banate King F1 na talong. So ang ginawa po natin ay nagtingi-tingi po tayo yung sachet po ng East-West Seed. So sana mga kapsat ay maganda po yung pagtubo ng talong para hindi po tayo kukulangin kung magtatanim na po tayo doon. So ngayon ay nakapunla po doon banda, doon yung Banate King F1 na talong na itatanim naman po natin sa kabila. Ito yung punla namin na Banate King F1, yung talong. So dito ipinunla, kasi dito rin po namin itatanim. Ayan. Dito sa lote na to, hanggang dun. Ayan. So kung papalarin at tutubo lahat to, 4,500 seeds po ito. So kung kalahati yung tutubo, merong 2,000 na mahigit. So pwede na yun siguro. Pwede na po siguro yun na pananim dito, kahit kalahati lang po sana yung tutubo dito sa punla na to. Yan guys, ito. Yan mga kapsat. So tingnan natin yung ano, nilagyan pala namin ng ano, ng ipa. Yan para hindi anoin ng ibon, hindi pakialaman ng ibon. Bali natabunan po ng ipa, tapos naglagay rin po ng ayan yung mga bigas. Yan o, yung mga bigas para hindi anuhin din ng mga daga. Yan, kumbaga pain. Para hindi pakialaman ng mga peste. Yan, so pag lumak ito, siguro lalagyan namin ng ano, ng net dito, palibot, para safe yung ating mga punla. Yan. So ito yung yan. Ito yung punla namin, yan, Banate King F1 na talong. So yun mga kapsat, dito pala natin na ipapatayo yung kubo dito banda, kung saan tayo magluluto at kakain, kasi yung magiging content po natin ay farm and cook. Habang nagpa-farm po kami, farming, at the same time ay magluluto rin po kami. Siyempre nang kakainin po namin dito sa farm, lalo na ngayon magtatanim na po kami ng pakwan dito. At sa kabila naman po doon ay talong. So ito po mga kapsat yung sinasabi kong pupwestohan ng kubo.
para malapit lang po dito. Yan, kasi dito kami gagawa ng parang balon para pagkuhanan po ng tubig kasi kailangan din po namin pag kami po ay nagluto. Yan. So, di ko pa alam kung ano magiging itsura ng kubo namin gagawin. Siguro simplehan lamang po natin para mabilis po na magawa. Kasi kailangan po namin talaga na ipatayo yung kubo pag nagsimula na po kami magtanim ng pakuan dito at yung talong naman doon sa kabila.